if we will try to imagine the response or the action of Jesus in our gospel, it seems that no one, no person, no reason, or purely nothing was trying to stop him from responding to the needs of these people, most especially to the needs of the official and the woman suffering from hemorrhages. Hindi naman po natin narinig na tumugon si Jesus o nagsabi na namatay po ang anak ko, at tumugon si Jesus sa pagsasabi na, teka lang, mamaya na yan, busy ako. Hindi naman po natin narinig noong nakita niya ang isang nang dumaan si Jesus sa piling ng babaeng ito, at sinabi niya sa kanyang sarili, matagal na po ako nagdudusa sa sakit na ito ng pagdurugo. At sumagot siya, nahayaan mo na lamang, mamaya na lang siguro iyan. But he was on his feet. No one stopped him. He was spontaneous enough to stand up and rescue these people. He stood up and extended his presence and healing to these people. But my dear brothers and sisters, believe it or not, no one is stopping the Lord to respond to our needs and to our desires. Once he knew of it, once he knew that we need it, he will be there to answer it. With the Lord, there is no buts and ifs. He stood up to make the official's daughter alive again. On his way, no one prevented him so that this woman can be healed. For our good, God never delays. Hindi pabaya, hindi isinasantabi, dahil mahal niya tayo, sigurado tayong tutugunin ang bagay na ito. Hindi naman po iniwan sa ere ni Jesus ang opisyal at ang babaeng ito. Alam nila, marahil alam din nila na hindi sila iiwan o ilalaglag ni Jesus. Kampante sila na pakikinggan sila ni Jesus. Kung maaari lang po nating sabihin sa pangangailangan natin, tulad na lang din ng opisyal at ng babaeng ito, baka nanggigigil pang gawin ni Jesus ang mga bagay na nais natin. Let us not be discouraged with our requests, with our prayers, and with our desires. No one is ever making the Lord disabled or lame in standing up and in answering our needs and prayers. With all might and energy, He wishes our good and wishes our well for us. Hindi tayo ilalagay ni Jesus sa alanganin, pero dahil sa pangangailangan natin, aalagaan pa tayo ni Jesus. Mga kapatid, hindi po tamad ang Diyos para pakinggan ang gusto natin. Mas lalong hindi siya tamad para tugunin ang mga bagay na ito. Walang pumipigil sa Kanya para pakinggan tayo. The Lord is ready. The Lord never delays. The Lord is on His feet to rescue us and to bless us.